Hello, welcome sa YouTube channel ko. Ito nga pala si Edward DIY and Travel. Ngayon pare-pares tayong naka-home quarantine dahil sa COVID-19 o sa coronavirus. Matagal-tagal din hindi tayo nakapag-video. But ngayon may isa akong nabasa sa comment section na matagal ng request at hihintayin daw niya kung paanong mag-wiring at kung paano mag-test ng motor ng washing. Ngayon, bago ang lahat, intro muna tayo. Okay, ngayon, i-tester na natin ang ating wash motor o motor ng washing machine. Kadalasan, ang mga wash motor natin ay tatlo lang ang wire niyan. Yun ay ang common wire, starting, at running. Ganyan yan. Ngayon, nakita ko na dito sa diagram kanina, meron itong diagram yan. Nakikita nyo, yung blue niya, ang kanyang common wire, yellow, ang nakalag-indicate dito kasi is yellow-yellow. Pero ang totoo nito, yellow-white. Ang nasa wire ito. Pero ibang ano, iba yung wire niya. Pero okay lang yon. Kapag ganyan, ang common wire natin is blue. Nagamit tayo na tester ngayon. Set natin sa 2000. Ang common wire natin is blue. Lagay natin ang test probe natin sa blue. Tapos ang isang wire natin check natin. Ayan, kung makikita ninyo, meron siyang reading na 26. Tapos ang kabila, meron din siyang reading na 26. Ang mga wash motor ay kadalasan parehas ang reading niya, magkabila. Pero mga spin dryer natin, kadalasan, ang isa doon mababa at ang isa doon mataas. Ibig sabihin, yung mataas, yun ang starting. At yung mababa, yun yung running. Pag malalaman naman natin kung sira na ang motor, eh simple lang yun. Kapag tinester natin ang isa dyan at hindi pumalo, walang resistant na lumabas, ibig sabihin sira ang motor natin. Tapos pag tinester natin magkabila yung parehas, agay nito, tester ko parehas, 26-26 is equal 52. Ayan. Ang kung nakikita nyo, 52 ang magiging base. Kaya ibig sabihin, buo ang ating motor. Okay? Ngayon, ito naman, yung timer natin. Kung makikita nyo, meron tayong ditong timer na 6 wire. Dalawa yung nakahiwalay at 4 dito sa kabila. Ito ang ating pinaka off on. Dito nagsusupply ang ating 110 galing sa supply. Tapos dito yung papunta naman sa ating selector switch ng ating drain, gentle and strong wash. Ayan. Tester natin. Set natin to sa ohms. Ayan. Sa resistance. Check natin. Ayan. Mapapansin natin, pag nilagay natin yung test probe natin dito, magkabila, walang reading yan. Ayan. Kasi nga, patay dun sa ating sa knob o yung pinaka pihitan ng ating timer. Walang tunog yan. Kahit anong testerin nyo dyan, sa apat na yan, sa limang yan, kahit ano dyan, wala magiging reading hanggat di nyo to iniikot. Kaya ikutin natin. Ayan, kung makikita nyo, mayroon na siyang reading. Pero kapag binalik natin yan, mawala. Okay? Pag pinit ulit, ayan, kita nyo, nagana, gumagana siya. Ibig sabihin, may connecta yung dalawang yon. Ibig sabihin, isa lang ang pinanggagalingan yan.
Ay. Kaya pag natapos na yung pinaka ating timer, ayan, mangyayari, mamamatay siya. Tapos naman yung apat na wire. Set aside na natin to. Ang apat na wire na to, kadalasan, yung may kulay na wire na yan, na magkaparehas, parehas yellow, yan yung ating clockwise and counterclockwise. Ganyan lang yan. And then, itong dalawang magkaibang kulay na to, na red and green, ito ang ating strong wash and gentle wash. Ano yung strong wash and gentle wash? Ang strong wash, ito yung tumatagal na 8 seconds, 10 seconds. Okay? Ang gentle wash naman, ito tumatagal ng 3 seconds hanggang 5 seconds. Ayan, tester rin natin. Ganun pa rin ang ating tester nakaset sa ohms, sa resistance. Isang test probe natin, lagay natin sa red. Ayan, sa red. Then, set natin tong ating timer. Ayan. Tester natin. Ayan, kung makikita nyo, may reading na siya. Ibig sabihin, lumipat na siya. Pag namatay ito, lilipat yun dito sa kabilang to. Counterclockwise naman. Tignan natin. Ayan. Bilangan natin kung ilan ang segundo ng pagitan nila, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kabilangan naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kadalasan to 8 seconds to. Ito mga timer na to, 8 seconds to. Ito ang ating strong wash, yung kulay pula. Okay? Kulay pula ang strong wash. Tapos yung green naman. Tingnan natin. Ayan. 1, 2, 3. 3 seconds lang ang tinatagal ng gentle wash. Napakabilis. Okay, pakikita ko muna sa inyo kung paano mag-wiring. Pag-wiring nito, eh simple lang. Agaya nito. Ayan, kung makikita nyo, para magkaroon siya ng supply, para dito, ilagay natin dito. Splice natin. Tapos, yung ating red. Tapos, ating green. Tapos, ito naman, lagay natin sa plug. Nakabak. Okay. Tapos naman, lagay naman natin ang kabak ng ating salpakan. Ito ang common wire natin. Kulay blue. Lagay natin dito sa salpakan, sa plug. Okay. Tapos itong ating capacitor lalagay natin dito sa ating magkabilang reverse forward. Sama natin yung kabila galing sa motor na natitirang dalawa. Okay, dilaw din. Ayan. Putit dilaw. Ayan, kabila. Ganun din. Capacitor, kabilang capacitor. Okay? Ayan. Okay? Ulitin natin. Dalawang wire. Clockwise and counterclockwise. Capacitor. Tapos, connecta sa dalawang wire natin. Ayan, sa galing sa motor. Tapos, yung common wire, rumekta lang doon sa ating salpakan. Dito, sa ating plug. Ayan. Tapos, ang ating pinaka-switch, nagbigay ng supply, papunta doon para mabuhay. Ayun. Sa ating
gentle and strong wash selector. Tapos maglulundag siya kung ano ang gagana, kung sa strong wash o gentle wash, okay? Tapos lalabas dito para magbigay sa ating timer, okay? Yun ang magbibigay ng ating supply. Kaya tetestingin natin. Ngayon lalagyan ko muna siya ng electrical tape. Ngayon okay na. Ito na. Sampak na natin. Ayan. Kung makikita nyo, gumagana na siya. Ang ating selector ay nakalagay sa gentle wash. Ayan. Nasa gentle wash lang yan. Ayan. Lipat naman natin sa strong wash, okay? Ayan. Ayan ang strong wash. Makikita nyo, ang tagal niya bago siya huminto. Ilang segundo siya bago huminto. Ayan. Ayan ang strong wash. Okay? Kaya okay, ngayon na-testing na natin yung ating wash motor. Sana nasundan nyo yung tutorial natin ngayong araw. Kaya dito ko na rin tatapusin tong video to. Kaya maraming salamat. Kaya kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, eh subscribe ka na. And then makiklik mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Kaya maraming salamat. Until next time, God bless.